Guy, it's me, Grace Hilas na babae, and welcome to my YouTube channel. For this video, ay gagawa tayo ng video, at ang video ito ay para sa mga nanloko at nang iwan. And bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Pero isa lang masasabi ko, los-los ninyo boys. And isa din kayo, los-los ninyo boys. Kaya pasok. Para sa mga taong sinukuan, huwag kang malungkot, huwag kang magkulong sa kwarto, huwag kang umiyak ng todo. Magpasalamat ka at mawala ang isang taong negatibong manluloko sa buhay mo. Kaya hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang bumangon at piliin mo ang tunay na lalaki o babae na kaya kang paninigan at itama. Kung nagkakamali ka man, itama ang pagkakamali mo ng panghabang buhay. Hindi yung iwan ka dahil nagkamali ka ng isang bilis at hindi ka na pinanindigan. Huwag mong sayangin ang taong minahal ka lang ay sapat na. Dahil yung taong iyon, hindi mo makikita doon sa iba. Ang taong nagmamahal para lang sumaya ka at binigay lahat ng oras para sa'yo. Kahit busy man siya sa trabaho. Huwag mong sayangin ang taong ipinagmamayabang ka sa iba. Kahit ano pa ang iyong nakaraan. Kahit ano pa ang toxic na nakaraan sa iyong buhay. Dahil mahal ka niya at kaya kang panindigan na hindi nag-iisip at nanghihinayang. Huwag mong iiwan ang taong mapasaya ka lang. Lalong huwag mong iiwan ang taong minahal ka ng panghabang buhay na hindi ka kayang iiwan. Panghihinayang sa taong ikaw ang tinuro ng puso niya. Huwag mong hayaan ang taong gagawin lahat di ka lang maagaw sa iba. Panghihinayaan mo yung taong ikaw ang gustong katabi, pero iba naman ang nasa puso mo. At iba naman ang nasa isip mo. Panghihinayaan mo yung taong makontento at binigay sa iyo kung ano ang gusto mo. Dahil hindi yan dinadanas sa iba na sa'yo mo lang pinagmumukha. Huwag mong hayaan yung taong tingin sa'yo kahit saan man ang mundo niya. Huwag mong hayaan yung taong kahit nasa malayo siya at hinding-hindi gumagawa ng kalukuhan dahil ikaw ang pinapangarap niya. Dahil sa taong iyon, handa siyang magtiis, magantay para lang makapiling ka at ikaw ang pinapangarap niya habang buhay. Alam ko, ang panghihinayang ay doon mo lang sa huli pagsisisihan. Doon sa taong nandyan na siya sa iyong harapan na hindi man lang ipadama. Kasi iba ang nasa isip puso mo na gusto mong makasama. Pinagtagpo pero di tinadhana. Salitang ang sarap pakinggan sa una pero pagdating sa huli parang ang sakit sa pakiramdam. Kasi may dalawang taong
pinagtagpo ngunit hindi para sa isa't isa. Kapwa'y puso'y may nararamdaman ngunit kailangan pigilan. Dahil kapwa'y masasaktan lamang, pinagtagpo ngunit di tinadhana. Dahil nga ba sila'y pinagtagpo sa maling panahon o maling pagkakataon? Ang tadhana ay minsan mapagbiro dahil hindi mo akalain na sa una lang masaya at sa una lang pinaramdam sa'yo ang pagmamahal at kung ano ka kasaya. Pero pagdating pala sa dulo, doon mo ma-realize na isa lang palang itong hiram lang sa iyong buhay. Kaya nga, swerte ka na, tinadhana ka na, pero yun lang pala. Hanggang una na pinagtagpo lang, pinatikim lang sa'yo kung anong meron o kung ano ang pakiramdam sa ganitong pagmamahal. Pero okay lang yan. Huwag kang malulungkot, huwag mong pigilan kung ang iyong puso'y masaktan. Normal lang yan. Kung hindi ka man ngayon nigyan ng pagkakataon sa tamang direksyon ng taong gusto mong maganito ang sitwasyon, nasa tamang panahon at huwag kang malungkot kasi parating pa siya. Kaya nga, kung may aalis, may darating, baka siya na yun. Kaibigan, ikaw ba yung taong nawawala ng mahal sa buhay? Na akala mo magkasama kayo hanggang sa pagtanda. Masakit, no? Pero tanggapin mo, hindi naman natin yun gusto eh. Isipin na lang natin, hiram lang siya sa ating mundo. At magpasalamat ka na kasi naging isang bahagi siya sa buhay mo. Kahit hindi man nagtagal ang inyong pagsamahan, at least napairamdam sa'yo kung gaano kanya kamahal, na isa ka lang prinsesa sa buhay niya. Hindi natin nakalain, hindi mo naman kasi ginusto to eh. Panginoon lang ang alam kung hanggang saan tayo dito sa mundong. Pero hindi mo rin masisisi ang sarili mo kasi nagmahal ka lang naman. Hindi mo rin akalain na hanggang doon lang pala siya. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo, kaibigan, magpakatatag ka. Lakasan mo ang loob mo, alam kong matapang ka. Pero doon ka lang nangihina sa taong akala mo magsasama kayo hanggang sa dulo. Kaya kung may mga mahal kayo sa buhay, huwag niyong antayin na tsaka niyong pa iparamdam na mawala sila. Eh bakit hindi niyo gawin ngayon na nandyan sila at araw-araw niyong gagawin? Iparamdam niyo lagi na mahal mo siya. Iparamdam niyo lagi na importante siya sa buhay niyo. Siyang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya huwag niyong akalain na ito ay laging nauuna. Kaibigan, masakit man tanggapin, pero ito'y hindi natin gugustuhin. Siguro, hanggang doon lang talaga siya. At isang lesson yun para sa'yo, na kung may darating o kung may nawawalan, may darating ng isang tao na dapat mo nang mahalin. Bigyan ng importansya hanggat kasama mo pa siya. Ibigay mo na, ipakita mo na kung gaano kahalaga ang isang buhay ng iyong minamahal. Huwag niyong antayin na darating pa ito at sa huli kayo magsisisi. Piliin mong maging masaya na nandyan pa siya. Kaibigan, lagi mong tandaan, life is too short. Pangahalagaan mo ang taong mahal mo hanggat nasa tabi pa siya sa iyo. May mga bagay talaga na hindi natin gusto at sinubukan tayo ng husto. Kaya nakakapanghinayang tumira dito sa mundo kung siya mawala sa buhay mo. Huwag kang manatili sa isang tao kung sasaktan ka lang. Huwag kang manatili sa isang tao kung ipagpalit ka man lang. Yung kaya kang iiwan na ipagpapalit ka sa unang kakilala kaysa sa'yo na matagal ng kasama. Bakit ipipilit mo pa yung ang puso kung sa huli ikaw lang ang masaktan? Unang sakit takot na kay mo hilak.
sa kanunay biyaan ko. Akala mo naman, minahal ka. Yun pala, pinaasa ka lang pala. Ikaw yung pinangakuan, pero sa huli, sinukuan. Ako yung jowa mo noon. Pero, eto na pala yung ex mo ngayon. Good news. Pero, marupok pa rin. Nangalaghaan natin ang mga bagay na importante na binigay ng tao at huwag natin kakalimutan kung saan tayo nanggaling. At huwag natin kakalimutan ang magdasal sa Diyos sa araw-araw na binigay niya ng lakas at pang-araw-araw natin ginagawa. Biyayahan tayo ng grasya. At itong videong ito ay sana may makukuha kayong medyo maiparamdam nyo din sa mga bawat partner nyo o sa mga magjowa dyan. Dahil ang video ito medyo nakakatama sa iba. Dahil minsan ang tao nakakalimutan niyang nawala na pala ang halaga mo sa kanya dahil nabisi na siya sa mga lahat ng bagay na hindi naman importante na ikakasira ng inyong relasyon. Kaya, itong video nito para sa iyo. At lagi tayong mag-ingat, mag-save sa ating buhay. Bye!